Hi guys, good morning. And today, gagawa ako ng juice. This is now our juice for today. Ako ay manguha ng kangkong. Ito yung kangkong. Payatot. Payatot ng kangkong. Kasi may sisigang ako. Ate, puputulin ko lang ha. O kailangan ko pa ng kutsilyo. Hindi na. Putulin ko lang. Kasi ano. Yun. Yeah. Yung mga ano lang ang puputulin ko. Yung sa may ibabaw lang. Kasi... O, pwede na siya, no? Ano kayang klaseng yan, to? Anong klaseng kangkong to? Payatot. No? Kasi yung kangkong, nabubuhay yan sa water. Eh, oh. Hindi. Alam ko, dalawa yung klase ng kangkong. May payat, meron din mataba. Sa atin matataba. Yeah. Ito yung ano, pang stir fry to eh. Yung isang klase, yun yung pang soup. Yes. I-harvest na natin yung loot, ang ano, kangkong ni ate. Tanim na kangkong ni ate. Tapos mas maganda kasi yung magtatanim ka kaysa yung bumili ka pa, no? Magtanim ka na lang kung meron ka namang mapagtataniman, hindi magtanim ka na ano pa sa mundo ngayon, ano na, puro chemicals na, kaya kailangan organic lahat ng makinakain natin para hindi tayo magkasakit agad. Nangaral, ano? Parang hindi nyo naman alam yan. Alam nyo rin yan. Na mas presko talaga pagka galing sa garden. Sa kang gabi? Okay, malaki-laki na rin naman. Dito kasi guys, sa apartment, ano? Hindi ka pwede magtanim ng madami. So, pakunti-kunti lang yung tinatamnan namin. Ya, alam mo naman, Pinoy ka, most of the time gusto mo Filipino food eh. Kasi mas, ewan ko ba? Ang meron sa Pilipino food, bakit ang sarap kasi? Sarap yung minum na sabaw. Lagi. Ngay. Kung pwede nga lang, animal lahat ito ng, yan yung mga ano na yan,
yung mga space na yan. Sarap taniman ng mga kangkong tsaka mga pechay. Di naman pwede. So, nangangangkin ka na nga lang, you know. Yung mga pwede mong iwanan pag umalis ka. Kasi hindi ka naman pwede magtanim kasi hindi naman sa'yo yung lupa eh. Kaya yung iba, nagtatanim sila sa paso para madala nila yung ano, yung mga tanim nila pag umalis sila. O, di ba? Nakakatulong na rin naman kahit papano. At saka ang sarap sa pakiramdam yung nagtanim ka, tapos in-harvest mo, tapos niluto mo. O, di ba? Nakakatuwa din eh. Masarap sa pakiramdam yun. Kaya guys, ito yung the best na pag wala kang magawa. Isang bagay na makapagpapasaya sa'yo. Magtanim. Magtanim ka. Kung tinong mo-board ka, magtanim ka. Diba? Masaya. Nakapagtumubo yung tinanim mo, may different kind of feeling na sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam. Tama na siguro to kasi nakalbo ko natin. Nakalbo ko na yung tanim. Inunahan ko na yung mga ano, yung mga uod bago nila na nakain. Ito yung tanglad. Konti-konti lang. May kukuha din ako ng tanglad. Wala akong hindi. Nagtanglad din kami kanina, no? Really? Nagtanim ka ba ng ano, te? Nagtanim ka rin ng sili? Hindi, no? Yellow? Oh. Yellow? Ito guys yung ano, mint. This is the mint. Mint. Ito yung mga pwede sa juice, pwedeng kung saan lang tumutubo dito eh. Pero ang hirap ito hanapin sa atin eh. Mint. Ginagamit din to sa mga pagkain. It's best for inflammation. Ayan. Kaya ginagawa sa dami nito, kahit saan mo lang makikita dito, ginagawa na lang namin tea. Tapos pwede rin siyang ano, yung kapag gusto mong mag-diet, lagyan mo lang ng ganito, tea, tapos cucumber, may ginger, and then, yun ang gawin mo, detox water. Yun ang inumin mo sa araw-araw, gawin mong tubig, and then papayat ka. Yan. Pero minsan lang ako nakakaano yan eh, kasi tapang eh. Tapong na amoy. Nilalagay din niya sa mga salads. Ito ata yung ano eh. I don't know what is this. Ito ata yung pepper. Yeah, yan yung pepper. Gabi. Ito ang paligid. Paligid. Okay. Thank you for watching.